Yung parang isang na yun ang kwenta, di ba? Pero ba't pinagsikapan pa? Kasi hindi ko mabubuo ang 100 kung kulang ng isa hanggang 99. Di ba? Di ba? Kaya, alam nyo, mga kapatid, dito ay makikita natin na ang Diyos mapagmahal talaga siya. May halaga ang bawat isa sa atin. Sa amin sa Mebesya, pagka sinasabi ko ng kwenta yan, may sabihin mo ng bilang, pero sa Diyos po lahat tayo may bilang. Amen. At nais ko pong magtapos sa isang maikling kwento tungkol sa commitment, tungkol sa pag-ibig, ibibigay ang buhay, pagkat siya para protektahan ang mahal sa buhay. Pero ang isang nanay na inihahatid yung kanyang anak sa school, kindergarten, 5 years old. Alam niyo yung mga anak nakakapit din sa ano, di ba sa, pwedeng lalakan nakakapit sa kamay, sa brad. Kung minsan, pag marami sila, nakakapit ka lang sa kamay. Kaya dati. Kasi marami yung mga tatay, di ba gano'n? Di ba? Nung nangigig, matagal kayo lumaya, sabihin mo, sandali na lang, okay na lang, take time. Kasi hindi date eh. Time. Kung mag-asawa na kayo. Di ba pag may lakad kayo, magsisipa kayo, kagaya ka na ba? Hindi pwede. Nasabi mo sa'yo, take time. Hindi. Ano ba sabi mo sa'yo? Kali na ka pa eh! Di ba alam ko sa'yo? Ba't pag kayo yung mga mister na yan? No? Oh. Dati no, di ba? Pag maglalakad yun, naaralan yung papa. O ngayon kung magsisimba, si nanay hapag yung dalawang tatay na ako na, ang papabagal naman yun. Ano ano? Papa, may tawag yung siguro mister na. Hindi po. So, itong si nanay, kakadala yung pagtapat ko sa school, di ba? Ito sa kabila, dyan yung school. Nagdalawang ng bata, natanong pa siya yung kaibigan niya. Hey, hello! So, tawag yung bata. Bumitaw kay nanay. Tapos sabay takbo na siya. Tawagin ng kasada. May tumarating po. Mabilis siya sa akin. Alam po, ginawa ng nanay. Patakbo siya na. Kiyawag niya. Kasi na, ikulong niya sa tabi. Mabuti na lang po, mga kapatid. Nakalinis yung mabilis na sa sabi ng nanay sa kanyang anak-anak, sa susunod, huwag kang bibigil kay nanay para hindi ka mamahala. Okay, ulit na po yun. Huwag kang bibigil kay nanay para hindi ka mamahala. Mga kapatid, yung sa inyo. Huwag tayong bibigil kay Yahweh para hindi tayo mapahala. Huwag tayong bibili sa Diyos para maging maayos ang buhay natin. Huwag tayong bibili sa Diyos para hindi tayo mapaama. Kasi po, mga kapatid, maraming bumibili sa Diyos ngayon. Pero sa harap na lang, tinitulong po tayo ni Yahweh sa harap para paalala na mahal tayo ng Diyos. Paglabas natin sa pintuan ng simbahan nito, pagkaiyak po natin yun, mahal tayo ng Diyos. Nagkasala ako, oo. Pero patatawarin ng Diyos. Pinsan nakakalimot ako, pero wala na yun. Hindi ako bibigyan sa Diyos para hindi ako mawala. Amen. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin sa Diyos. Thank you.
Panginoon Diyos, sa taming pagnasalangin, muli kami papasalamat sa iyo, sa nakalimas na sanganin, sa iyong mga salita na alam na tunay nga Panginoon ang mamamahal mo sa amin, kailan man hindi mo mamahal. Dalangan namin, O Diyos, na mga kahilingan na ito na inatas na ang mga kapatid, ang kanilang mga handbags, ang kanilang mga wallets. Ang puti mo nawa ito, Panginoon, ang iba mga parang kamay. At basbasa ng mga bagay. Gamitin mo bilang instrumento kung saan dadami dito, Panginoon, ang iyong masaganang pagbabala. Naniniwala kami, O Diyos, na kanina pa lamang, naglay na po namin ang mga pagbabala at inilalaan sa bawat isa sa amin. Kaya muli, Panginoon, inaangkin po namin na uuwi kami sa hapon po na ito ng mga pinalakas. Uuwi kami na pinatatag sa aming pananampalataya. Uuwi kami na may kapayapaan sa aming puso at sa aming isipan. Uuwi kami, Panginoon, na malaya sa lahat ng mga alam namin. At higit sa lahat, uuwi kami ng mga answered prayers. Ito po kami sa aming paglalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng mga anak at Espiritu Santo, at lahat ay magsabi, Amen. Tayo nakatayo para tayo may manalangin ang ating covenant prayer sa 91. God bless.